So ayan na yan mga beshi, welcome back again po. Napakagandang tanawin po, napakasulit. Sulit na sulit po talaga siya mga beshi. So look at the water in the top, so amazing mga beshi. Let's try the water na kinuha kanina sa falls. Let's see. So refreshing talaga. So come and join with me mga beshi to my tour to Lisabotn Fjord. So this is my activities this Sunday and this will be soon in my YouTube channel. Have a nice day mga beshi. See you later. So ayan po mga beshi, we are not so lucky this early morning kasi po maulan siya, but we will be hoping that later on it will be a sunny day, or hindi naman kailangan ng sunny day, at least yung walang ulan sa pupuntahan natin destination. So now we are sailing going to Lisabotn, and at this point we are not so lucky because the weather is a little bit cloudy with a little bit raindrop, so I cannot go up to Hänger i väl cirka 10-12 fastboende.
place. It's called the Flora and Fiora. So the queen goes there for some vacation or some tour, and one of the very famous attraction here in Stavanger. But that is away from Stavanger. It's an island na maraming mga bulaklak. Even it's winter, they still have flowers. They still have flowers po na tumutubo. So it's amazing. It's a place here in Rugalab that na meron silang tropical ng island na yan. Malamig. So look at that. Kahit walang sun, they are still sailing those sailboats.
Bye.
dyan. So, napakasikat po. Also, it's really popular for Norwegian to stay in a place like that. We call it hita. Or for English, it's a summer house. So, kung gusto niyo po magpakasal dito no, sa lugar na ito, napakasarap po. Beach wedding, garden wedding, it's perfect.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Oh.
Kasarap. Yan, napaka-fresh po talaga mga beshi. Fresh na fresh and so real ang tubig galing sa falls. So delicious and so refreshing talaga. Napakasarap ng water ng falls. So now mga beshi, sa nakikita nyo po, ang ganda po ng paligid. Although it's a little bit cloudy, but sometimes the sun comes out and the sunlight is going to shine. But however, this is normal kasi naman po marami pong nakapaligid na bundok. So natural lang po talaga sa area na to. So swerte na po kung may lalabas na sunlight. Sa makikita nyo po side by side ng bundok, may marami pong waterfalls na nakapaligid. So isa po yun sa aming tinikman kanina na waterfalls na napakasarap at refreshing ng tubig. But anyway po, mga beshi, we are already experiencing almost 1 week na sa tag-init. Almost 7 days na tag-init siya na walang ulan. So masarap din sa feeling na may hangin. So kailangan din natin ng ulan konti kahit paano. Same din sa halaman at mga puno, they need also water. So now mga beshi, we are approaching the sailing to the end of Lisabuten. Makikita po natin ang napakagandang hanawin doon. Even kahit na hindi pa tayo nasa end, still we are seeing many beautiful sightseeing. So mga beshi, ang ganda na po ng weather now. It's almost clear. Hindi katulad ng kanina po na masyadong cloudy, but now it's almost perfect. Hindi na siya masyadong windy. At napakaganda po talaga ng view. At saka sulit na sulit yung pinabayad po, beshi, para matignan itong magagandang view. Sa
sulit na sulit po talaga yung bayad ni Beshi. Hindi po kayo magsisisi po. Talagang napaka nature-based tourism po talaga itong Norway. So as of now, dito lang po muna tayo sa Norway. Hopefully next month we can travel some. Meron lang po daw. Det är ju